Maligtad nga po mga kababayan. So pinoproject niya dito sa kanyang kwento sa libro na siya handang tumulong bilang isang loro, dati agila. Yung agila mga kababayan, kasi may agila po na disgrasya. O diba, may napabalitang agila po na disgrasya. Lumagapak, loro na siya ngayon. Ngayon lang, sabi dito, nung panahon niya, it's ironic, panahon ni Karina, umalis siya ng bansa, iniwan yung... yung ating mga kababayan habang nakalubog sa baha. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nagalit na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa nangyaring pagtakas ni Alice Goo na hindi man lang po na malaya ng mga authorities natin. Or baka, ang duda ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may mga sabwatan. Yun man talaga po. Kaya ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lilinawin ko anya sa inyo. Heads will roll. Maraming ulo ang gugulong. Ibig sabihin, may mga matatanggal na opisyal ng ating gobyerno. Once na patunayan na may nakipagsabwatan sa kanila, para po makalabas ng bansa, itong si Mayor Alice Goo. So ito yung pinalabas na statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon pa lang po. Ayan po. Sabi niya, the departure of Alice Goo has laid bare the corruption that undermines our justice system and erodes public trust. Let me be clear. Heads will roll. We will expose the culprits who have betrayed the people's trust and aided her flight. A full-scale investigation is already underway, and those responsible will be suspended and will be held accountable to the fullest extent of the law. There is no room in this government for anyone who places personal interest above serving the Filipino people with honor, integrity, and justice. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. So yan mga kababayan, yung matigas na statement na pinalabas ngayon pa lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po, Marcos on Alice Goo's departure, heads will roll. Ngayon, yung Palacio Malacanang, ipinag-utos na rin yung cancellation ng passport po ni Alice Goo. Pero sabi ng abogado niya, nandito pa rin sa bansa si Alice Goo. Nakita daw pa niya mga kababayan na sumilip sa kanyang vehicle noong August 14. So, kailangan siguro, pati yung abogado niya, imbestigahan ng ating mga authorities. Malamang kasabwat, baka siya pa nga yung tumulong. Nililibang yung mga authorities, mga kababayan, sa kung ano-ano mga statements na pinalalabas, yun pala, pinatakas na nila. Di ba? Malamang ganun po yung nangyari. Ito yung kwento rito. Goo personally had her affidavit notarized on August 14, sabi ng kanyang abogado. Malamang kwentong kutsero ito mga kababayan. Sabi dyan, Bulacan Provincial Prosecutor Sunny Ocampo, who also accompanied Galicia at the DOJ, told reporters that the lawyer maintained his claim that he indeed spoke with Goo last week. Itong si Attorney Elmer Galicia, ito yung nagsabi na personal niyang nakita si dismissed Bamban Mayor Alice Goo last October 14. Kaya sabi niya, nandito pa niya si Alice Goo. It appears that on August 14, at around 7 o'clock in the evening, noong dumating siya sa opisina, nandun na yung isang Land Cruiser on board si Miss Alice Goo, sabi po ni Ocampo, referring to Galicia. Ocampo said another person informed Galicia that Goo would be at his office for notarization. Nagkausap sila ni Alice Goo
doon sa baba ng kanyang opisina na nakita niya at nagpresenta ng driver's license si Alice Goo sa kanya, and then he notarized the country affidavit that he was due to be submitted to the DOJ for preliminary investigation, sabi po niya. Malamang gumamit po ng kamukha. Nag-disguise na si Alice Goo. Mahilig silang mamiki eh. Piniki yung personality po, birth certificate, piki, pati yung kapatid. Anong rason na pati yung nag-appear na nag-panotarize, piki yung personality. Kumuha sila ng isang tao na kamukha para makapagpanotaryo. Diba? Nagawa nila noon, mga kababayan. Bakit hindi nila magawa ngayon? Malinaw po. Nakatakas na. Kaya dapat, pati yung abogado, isama sa investigasyon. At pag may violation siya as a lawyer, siguro file na ng kasong disbarment. Kasi lumalabas, kasabot siya sa pamimiki. Di ba? Kasi sa pagnotaryo po, that is required na dapat physically present yung tao. Malinaw po, nakatakas na. Ginamit yung kanyang passport, Filipina passport. Nakalabas na ng bansa gamit yung Philippine passport. Lumanding po sa Malaysia at sabi ngayon na sa Indonesia. Dumaan na Singapore. From Malaysia to Singapore to Indonesia. So, ang daming mga kasabwat kasi may pera po eh. Kaya galit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang banta ng ating Pangulong Bongbong Marcos, gugulong niya yung mga ulo. Heads will roll. So anyway, abangan po natin yung mga developments ng balitang yan. Kung sino-sino ba ng mga opisyal, yung mga sangkot po dito nakipagsabuatan, siguradong may involved na pera rito. Kaya nakatakas mga kababayan si Alice Goo. So kailangan sila talaga na papanagutin, tanggalin po sa kanilang trabaho para hindi na po pamarisan. Kasi masyado seryoso ang kinasangkutan mga kababayan na kaso ni Alice Goo. Ang daming kaso na kanyang kinakaharap. Human trafficking. Dito tayo mga kababayan sa mas na mainit na kwento. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Yung pagtantrums ng isip batang vice-presidente. Dahil kwenestyon ni Senator Risa Ontiveros yung kanyang budget. At lalo na mga kababayan, yung kanyang libro ng budget mga kababayan, 10 million pesos, tinatanong si Inday, ano ba niya yung content niya? Biglang umusok si Inday. Ngayon, nagkalat na mga kababayan dito sa social media yung libro ni Inday. You just imagine, si Inday nagsulat ng libro na malinaw mga kababayan na political propaganda gustong ipasagot sa taxes ng ating mga mamamayan Pilipino. Charge to the taxes of the Filipino people. Tama ba yun? O ngayon, ito pala yung libro ni Inday. Nasabi niya, ang titulo niya, Isang Kaibigan, Kwento ng Isang Kwago at ng Loro. Pambata kasi po. So sabi dito sa report ng Philippine Star, look, these are the pages of the Isang Kaibigan book that Vice President Sara Duterte launched in November 2023. Duterte's temper flared after Senator Risa Ontiveros asked her about the book project during today's Senate budget hearing of the Office of the Vice President. So ito pala yon mga kababayan. Tinatanong lang ni Inday o ni Risa Ontiveros, ano ba niya yung content niya? Kung ano-ano na po yung sinasabi ni Inday. O ngayon, ito pala yon. Para sa lahat ng batang Pilipino. O ito pa lang yung content. Sabi diyan, sa lilim ng luntiang mga dahon ng banahaw, nakatago ang isang hiwaga, si Kwago at Marangyang Ibon na may-ari ng isang pugad na nakapatong sa mga puno ng mangga. Sa introduction pa lang po mga kababayan ng kwento. May Malaysia na politika.
yung kwago at saka yung loro. At yung pinili pang kahoy of all trees in the Philippines, mangga talaga po. Puno ng mangga, yung pugad ng kwago. May pinapatamaan, mga kababayan, yung representation ng ibo na kwago. Para lang yung tambaluslos, mga kababayan, na patungkol kay, ano, kay Martin Romualdez. Yung kwago, ulaan ninyo kung sino yung ano, yung nasa isip ni Inday. O diba, mga kababayan? Tapos remember na may TikTok siya, TikTok video, na kumakain siya, mga kababayan, ng kumakain ng bagoong, mga kababayan, si Inday. Tapos may dinodot-dot siya, gano, mangga. Tapos sabi niya, mangga gamit. Kita ninyo, mga kababayan. So dito pa lang, sa unang istansa pa lang, mga kababayan, ng kwento, alam mo na na isa pong political propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dudoktrinahin niya yung mga bata, pati yung mga nanay, siyempre ba makikibasa din ng libro. 1 million ang target niyang i-distribute gamit yung taxes ng mga Pilipino. Nag-gets ninyo? Ang gustong mangyari ni Inday, sagot pa natin yung kanyang propaganda gamit pa yung ating mga kabataan. Eh, wala naman siya sa DepEd, umalis na siya. So, ano yung rason bakit siya magdi-distribute ng ganitong uri ng libro sa ating mga kabataan? Yan o. Sa lilim ng lunti ang mga dahon ng banahaw, nakatago ang isang hiwaga, si Kwago, ang marangyang ibon na may-ari ng isang pugad na nakapatong sa mga puno ng mangga. Siya ay sagana sa pagkain at ang kanyang tahanan ay laging bukas para sa masasayang salusalo kasama sila uwak, tikling, kalapati, loro at marami pang ibang ibon. Alam na mga kababayan yung gustong ipahiwati. Di ba yung akusasyon ng kanilang mga kasamang nausog? Na yung ating yung propaganda nila, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mahilig sa party-party. Marangya. Mayaman yung ating Pangulong Bongbong. At yung kwago, ang kasama, mga uwak. Para yun din i-describe ni Super Ate po na yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ang nakapaligid daw, mga demonyo. Tama po ang aking interpretation ng reading ko dito sa ano, sa tinutumbok ng kwento ni Inday. Magkatapos, mga kababayan, ang magbabayad po ang sasagot ng gastos from the taxes of the Filipino people. Payag kayo sa ganon, inasili po ni Rizal Ontiveros na iblad si Inday. Oh, ito na yung drama. Wago, kaibigan, malumanay na sabi ni Loro. Itong Loro, ang ibig sabihin nito, ang representation nito sa interpretation ko po, siya to. Ang tunay na kaibigan. Ang bagyo ay panandalian lamang. Nandito ako upang tumulong na muling itayo ang iyong pugad habang inaayos natin ang iyong tahanan. Bakit hindi ka muna sa akin tumuloy? Magkasama nating hihintayin ang muling pagyabong na iyong mahal na punong mangga. Ito yung script ng propaganda niya, mga kababayan, na doon sa press con sinabi na yung ating Pangulo at saka yung kapatid na si Amy Marcos, di ba kahapon, after ng hearing sa Senado, biglang dumabas sa press con si Inday at sinabi na pumunta, mga kababayan, sa kanya doon sa Davao yung magkapatid para kumbinsihin siya, mga kababayan, na tumakbo sa pagka-vice-presidente kasi hindi mananalo sa Mindanao at Visayas. Pag-aamin daw ni President Bongbong Marcos kung hindi sasama si Inday. Nag-gets ninyo ang ano, ang kwento ng kwago at Loro? So pinatuloy niya sa kanyang bahay.
Napaluha si Quago, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pasasalamat. Lord Anya, ikaw ay tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan sa panahon ng unos ay higit na mahalaga kaysa sa isang libong kaibigan sa panahon ng kasiyahan. At sa gitna ng kahirapan, dalawang ibong magkasamang nagtulungan, hindi lamang para muling itaguyod ang isang pugad, kundi para patunayan na sa oras ng pangangailangan, ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman maglalaho. Yan daw yung buhay niya, mga kababayan. Yan o, kilalanin si Inday Sara Duterte na isang kaibigan. So ibig sabihin, ito po ay kwento ng kanyang buhay. Kilalanin si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara ang 15th pangalawang pangulo ng Pilipinas. Siya rin ay naging alkalde ng lungsod ng Davao at kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Siya ay isang tunay na kaibigan. Nag-gets ninyo? So, gusto niyang gastusan natin. Ang libro, Charge to the Taxes of the Filipino People, para ipakilala niya yung kanyang sarili bilang isang tunay na kaibigan sa ating mga mag-aral, sa mga bata, na sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng unos, nandyan siya ang loro na si Inday bilang isang tunay na kaibigan. Handang tumulong. Eh, sabi ng mga nakabasa po ng kwento. So, the book is about Quago, whose home was damaged by a typhoon, and her friend Loro, who helped repair Quago's home, symbolizing a friendship that always there in times of need and will never disappear. Ironic, considering the author disappeared to another country at the height of Typhoon Karina. Maliktad nga po, mga kababayan. So, pinoproject niya dito sa kanyang kwento sa libro na siya handang tumulong bilang isang loro, dati agila. Yung agila, mga kababayan, kasi may agila po na nadisgrasya. O, diba? May napabalitang agila po na disgrasya. Lumagapak, loro na siya ngayon. Ngayon lang, sabi dito, nung panahon niya, it's ironic, panahon ni Karina, umalis siya ng bansa, iniwan yung yung ating mga kababayan habang nakalubog sa baha. Oo nga, no? Yes, sabi ng isang Marcos supporter, si Melchor Vergara, ito niya yung tamang libro. 125 million sa loob ng 11 days. Kwento ni Inday Sara Duterte, iyan na niya yung bagay sa kanya. Pagsasalarawan ng kanyang buhay. O nga, no? True to life. Mas makatutuwa na ng kwento ng Loro at Quago. Sabi pa ng isang nag-react, agila noon, parot na ngayon. Kaya pala ang daldal. Naging loro na, mga kababayan. Kaya yung daldal, tumindi yung daldal, mga kababayan. Kaya lang, yung mga pagdaldal ng loro ngayon, lahat sablay, lalong binaon, mga kababayan, ng loro yung sarili niya. You know, sabi ni Melski Tupa, she talks and talks endlessly, shamelessly. Sabi ni Oliver Kadag, propaganda ang libro, mga kasinungalingan ang laman, mindset ba? Tapos sabi dito ni It's Paulo, nag-request ka ng 10 million para sa libro about friendship, pero di ka friendly. Nami nga ng iba, mas credible siguro kung ang isulat na libro ni Inday about boxing. Pero kung about friendship po, isang kaibigan, about friendship, malabo po. Hindi friendly si Inday, palaaway. Si Martin Romualdez na tumulong sa kanya during the campaign manager, yun ang unang inaway. Tapos yung kayo ni team niya, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nandun sa rally si Inday, ginawang caretaker. Pagkatapos si Inday, imbis magtrabaho as caretaker, nandun sa rally ng mga nausog na ang sinisigaw, Marcos resign.
Kaya nagalit yung kanyang laging katabi po. Pag may mga okasyon po, tulad ng SUNA, yung unang SUNA at saka yung mga foreign travel po, official travel ng ating Pangulo, yung pag-send-off, lagi niyang katabi si Mrs. Lisa Marcos na kaibigan niya. Siyempre, nagalit po si Mrs. Lisa Marcos. Nagpa-interview kay Katunying. Sino ba naman anya hindi masasaktan sa ganun? Pinagkatiwalaan ka pagkatapos nandun ka sa rally na ano, sinisigaw ng mga nausog, Marcos resign. Lahat kabaliktaran po yung pinagagawa ninday. Pati dito sa libro, baliktad po yung ano, sinasabi. Tapos gagamitin pa yung ating mga kabataan para sa kanya pong propaganda sa politika. Inamin niya mismo. Yan o, galing mismo sa bibig niya. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na bubuto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon kung saan man ibibigay yung libro. Siya na yung umamin. Na yung mga bata niya, nabibigyan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan niya, nagkalat doon sa libro. O di inamin mo na talagang may politika, yun ang target mo mismo, mula mismo sa iyong mga bibig. Ngayon, sagot ni Risa Ontiveros, hindi ko anya maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question, paulit-ulit na, this is politicizing. Ang BP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I am simply asking. Hindi mo ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million item na tinatanong ko lang. Simpleng what is the book about? At ilang kopya ang bibili ng gobyerno sa halagang 10 million at ididistribute? Basag na basag mga kababayan si ano, sunog na sunog kay Risa Ontiveros, tostado si Inday. Kaya sabi ng mga nag-react, the most useless BP the Philippines has ever had. Sabi ni Majim Ortiz, Senator Risa has all the right to interpolate us. And BP Sara is obligated to respond. I believe so. Where is politics in there? Sabi ni Vic Daria, every item using public funds should be scrutinized and the office of the Vice President is not exempted. Sabi ni Rolly Ramos Rosales, knockout si Sara. Good job, Senator Risa. Sabi ni Kertap Led Villar, very defensive, very dramatic. Si Inday, nabuking kasi mga kababayan na yung 10 million gagamitin niya sa political propaganda. Malinaw po. So kailangan po ito mga kababayan talaga tanggalin yung 10 million. Pati yung sabi, around mga 1 billion na mga budget po, tanggalin na rin po yon kasama itong 10 million. Kasi duplication lang po ng mga line agencies ng ating gobyerno. Yung pupunduhan. Ito po, pakinggan ninyo po. Duplication lang po. Ginagawa na ng DOH, ginagawa na ng DSWD, ginagawa na po ng other line agencies ng gobyerno. Yung mga programa kinuha ninday para makahingi siya ng pundo. So I think kailangang tanggalin yung lahat. Mga kababayan, tama na yung mga 700 million tulad ng dating budget ng Office of the Vice President. Yun ang amount po ng budget ni dating Vice Presidente Lenny Robredo. Pero si Lenny Robredo, mga kababayan, may libro din siya. Pero hindi sagot ng taxes ng ating mga kababayan. Nagbenta siya ng libro. Ayan po si Lenny. In 2021, Adarna House published Dancing Waters, authored by then Vice President Lenny Robredo and Yvette Fernandez. 50% of the sales
from this book were donated to the Office of the Vice President, Community Learning Hubs, supporting students, parents, and teachers amid a shift to distance in blended learning. Walang nikosing po na galing sa pondo ng ating mamamayang Pilipino from the taxes of the Filipino people. Yung pondo, yung sales po, 50%, dinonate pa sa Office of the Vice President. Baliktad po. Si Inday, mga kababayan, nagsulat ng libro tungkol sa sarili niya, gustong ipasagot sa gobyerno po, from the taxes of the Filipino people. Malinaw na political propaganda niya, gusto pang kunin sa ating kabanang bayan. Tama ba yun? O ito po yung ano, yung interpellation ni Risa. It's now recognized, she's just catching her breath because she came from two other obligations. One is the commission on appointments and another hearing. Thank you. Salamat po, Chair, at magandang hapon po sa lahat, mga kasama ko sa Senado at yung OVP family. Dalawang tanong lang po, Chair, para ngayong araw. Una po, I note that a huge chunk of the OVP's 2025 operations budget, 1.909 billion pesos, will be used for the delivery of socio-economic programs, such as one, medical and burial assistance program. This supplements other healthcare programs of the government to assist indigent individuals and families. For 2025, 771.445 million will be allocated for the program. Sa loob niyan, 600 million pesos for medical assistance and 171.445 million for burial assistance, which are, Madam Chair, very similar to the medical assistance to indigent or financially incapacitated patients program o MAIF-IP of the DOH. So duplication lang po siya. Dapat siya, mga kababayan, tanggalin na 700 million. Alisin na dapat 'yon. Parehas lang ng sa DSWD at sa DOH. Bakit kailangan gawin 'yon ng Office of the Vice President? Tama po? Alam na ninyo kung bakit gusto niya siya yung humawak ng kwarta. Hulaan ninyo po. I-chat na lang ninyo kung ano yung tingin ninyong nasa isip ko. Ituloy natin. And DSWDs, Assistance for Individuals in Crisis Situations, or AICS. Pangalawa, Disaster Operations, which aims to provide relief goods to disaster-stricken areas not commonly reached by other agencies. Para doon, 101.644 million pesos. And is also similar doon naman sa Disaster Risk Management Program of the DSWD. Third, Relief for Individuals in Crisis and Emergencies, or providing food boxes or food items to families who are ineligible for OVP's other services. So 50 million pesos, which is also similar to DSWD's AICS. And last, Magnegosyo Taday, Livelihood Assistance for Those with Entrepreneurial Skills, 150 million pesos, which is also similar to DOLES naman, Integrated Livelihood Program o DLIP. Nangahoy si Inday na mga programa ng ano, existing na sa ibang mga departamento. Para mga kababayan makahingi ng pundo. Dinuplika niya yung mga dati ng mga existing projects ng ating gobyerno para magamit niya sa, alam niyo na, payag kayo sa ganon. So kailangan tanggalin po yun na ninyo, Senator ano, Risa Ontiveros. E paano niya, Mr. Maravillas, kung yung majority ng mga senador pumabor sa hinihinging pundo ni Inday? Walang problema. Importante, inilaban ni Risa yung tama. Para naman po, tayong mga butante in 2025 elections, alam na natin yung gagawin kung sino yung tatanggalin natin sa ating mga listahan sa iboboto natin sa pagkasenador come sa election. Tama ba? Ubusin natin po lahat ng papabor sa mga pro-China politicians. Lahat ng dumikit sa mga pro-China politicians, tatanggalin natin. Kasi
Ba't natin siswilduhan yung mga leader na wala man pong pagmamahal sa ating bayan, kundi isa sa kanilang sarili lamang? Tama? So magkaisa po tayo, mga Marcos loyalist. Ngayon pa lang, dapat kilatisin nating mabuti sino yung ating isasama sa listahan. Sino dyan? Yan ang bagong Pilipinas is late, mga kababayan. Sino yung tatanggalin natin dyan? Yan daw, mga kababayan, yung bagong Pilipinas is late. Tingin ninyo, papasa sa inyo, mga kababayan? Ituloy natin, mga kababayan, itong hearing. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair, anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Thank you. Noong ako po ay nangampanya, tatlo lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At tatlo, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po namin natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently, sa tali ng mga requests, no? Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions. Pero sinasabi nila, nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a vice president, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Salamat, VP, Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na yung public school, libre na rin yung higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na naka-lodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Kaya nga kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa doon na lang sa mga line agencies natin? Tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Tama! Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AICS ng DSWD. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AICS sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na po politika ang assistance
para sa ating mga kababayan. Kaya... So, binasa ko yung mga balita ngayon. Wala pang reaction si Secretary Rex Gatzalian kung totoo yung sinasabi ni Inday na pinupulutika sila. So, kailangan Secretary Gatzalian, mag-react po kayo. Pinupulitika daw ninyo yung ano, yung pagbibigay ng assistance. Pagaling yung request sa Office of the Vice President, hindi ninyo pinagbibigyan kasi kalaban sa politika. Ginawa ninyo yon. Paliwanag kayo po, Secretary Gatzalian. So, yun ang ating ano, ang ating punto, mga kababayan. Ang napakalaking ano, budget ni Inday, 700 million pesos. I think kailangan tanggalin na yon kasi duplication lang po. Kasama na yung 10 million sa libro. Kasi malinaw na pamumulitika po. Bakit charge sa ating ano, taxes yung kanyang pamumulitika? Tama po? O ngayon, sabi natin, after ng Senate hearing, nagpa-interview si Inday. At ngayon, nagpapakalat siya ng balita, mga kababayan, na may impeachment efforts daw laban sa kanya. Yan o, Sarah says, efforts to impeach her underway. Dapat man talagang i-impeach siya. Pati yung pamumulitika niya, charge sa gobyerno. Yung libro. Pero sabi po ng Congress, wala man anyang ganon. Yan o, Erwin Tolfo denies House plan to impeach Sara Duterte. House leaders reiterate no plan to impeach BP Duterte. Sabi po ni Erwin Tolfo, I can categorically say anya, it was repeated to me by speaker, the speaker this afternoon. There is none. Yung kamaraan niya, walang balak na impeach si BP Sara. The meeting last night of the House leaders is all about the lineup of the administration's bet for the 2025 senatorial elections niya. So wala po talaga. Duterte claimed that members of the House of Representatives are discussing the plan to remove her from office. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan sa loob eh. Hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. Sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Sabi mga kababayan Inday sa kanyang interview, sabi ko nga mga kababayan, kung may impeachment kay Inday, malamang galing sa minority. Di ba? At kung halimbawa may impeachment na i-file, deserve. Tama? Sa mga naghanap ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark. Ito India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapayad po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.